guys, welcome to our vlog. Samahan nyo kaming i-unbox itong in-order namin from Lazada. Kakarating lang, fresh na fresh, nangangamoy alcohol pa lang. Nangangamoy alcohol dahil right away pagka-receive namin ng mga parcels, lalo na from Lazada and Shopee. Right away yung mga anak ko is dinidisinfect nila, pinapaliguan ng alcohol. This is a Gaze Chimp chest mount cell phone holder. Pwede rin ito sa kahit anong action cams. So ito yung binili namin dahil base kasi sa description is meron siyang mount na intended for cell phone. Dahil sa ngayon kasi ang ginagamit namin to document our family getaways is cell phone lang. Ngayon kasi is nauso yung pagbibisikleta and we're into it. So gusto rin namin ma-document yung kung saan kami pumupunta. At saka base rin naman sa reviews is maganda naman siya. Halos 5 naman yung mga ratings nila, 5 stars yung mga rating. So kaya tinry namin. Bali, dalawa yung in-order namin para merong makapag-document sa harap at saka yun sa likuran. Okay, tara na guys. It's unboxing time. So, what do I expect from this parcel? Hopefully, kung ano yung nakalagay doon sa description, yun yung nasa loob nito. Dalawang sets ito ng chest mount na cell phone holder. Tingnan natin kung ba talaga. From Guanlan, China. Okay. Let's set it up. Sa pag-gunting. So, it's 2 sets. Okay. Ano ba yung laman? Tingnan natin guys. Naka-ziplock siya. Okay naman yung packaging. Anyway, wala namang masisira kagad dito. So, what's inside is the strap. Ito yung strap. Then, para sa mount. Ito na yung para sa cellphone holder. Ito yung sa cellphone holder. Yeah.
try natin, guys. Pwede naman siyang i-adjust. Okay. And ang pagdabit naman ito is wala. Yan. May magtatanong dyan kung solid na solid ba yung binili namin. Yes. Ako rin. 5 star din yung ibibigay ko nito. Base kasi sa description, ano yung nakalagay sa description, yun talaga yung matatanggap mo. At saka hindi masakit yung strap dahil garter siya. Yan. Parang bra lang. Try natin yung cellphone. Kaya ko ka, pwede mo i-adjust. Yon. Try na ito mamaya, guys. Ito na yung kuha namin, guys. Hindi namin na document yung pag-akyat namin kanina dito sa Milagro dahil yung camera kasi is yung angle ng pagkaka-install niya is nakayuko. Yung gulong lang yung nakikita. May problema lang ako ngayon, guys. I'm running flat tire. Pag-akyat kasi namin kanina, dito ko lang namalaya na wala na pala yung tire ko. Kulang ng hangin. So, naghahanap kami ngayon ng vulcanizing shop. Kasama ko ngayon yung mga anak ko. With me sila yung nakasunod sa akin. Minomonitor nila yung gulong ko ngayon. Kung may makikita kaming vulcanizing shop, mag-stopover kami to correct. Daanan lang natin yung checkpoint, guys. Dahil dito lang naman tayo sa within Ormoc yung rota natin. They are strict only when you're crossing Kananga at saka Ormoc na boundaries. So, dito, guys, sa pagbaba natin from Milagro, mag-ingat lang tayo. Kagaya niyan is merong mga residente kasi dito na nakatira malapit lang sa kalsada and also maraming mga aso. So, mag-ingat lang tayo, guys, sa pagbaba dito sa mabilis pa naman yung takbo natin dahil pa lusong na tayo. And yun lang, sa ngayon is yung kamay ko is nasa brake. Dahil mayroon akong problema sa gulong ko. I'm running flat. So, extra careful lang tayo ngayon, guys. Sa ngayon, marami tayong makasalubong na paakyat because it's Sunday. Lalo na yung nag-take off from Ormoc ng mga beyond 6 a.m. na. So, ito na ngayon sila, guys. Kanina, maaga kaming umalis dahil ayaw naming maabutan sa
sa oras na to dahil hindi pa namin kaya yung init. We're building our endurance pa sa ngayon. Yung dalawa kong anak guys, itong naka-yellow, siya yung bunso, while yung nasa unahan naman is siya yung second to the eldest. Babae ang eldest ko, nasa bahay ngayon kasama ang mama niya. Ang kagandahan kung ang ruta mo ay paahon is kahit na maubos yung lakas mo paakyat is hindi ka na mamumroblema pag-uwi mo dahil less effort na. So ito na yung ginagawa namin guys, kahit na running flat, kahit na hindi nagpe-pedal, sigurado makakaabot pa rin tayo sa bahay nito guys. Tumayo lang ako guys para ma-push forward ko yung katawan ko para yung weight ko is ma-focus dun sa front tire. Dahil umabiso kasi yung anak ko na yung likuran ko na tire is flat na flat na. So mahirap nang lumaki pa yung problema natin. So sa kuhan siguro, in front of ODH na siguro tayo mag-stop over para makapagbomba lang. Tingog ng pothouling. I-inflate natin kahit malit na pressure lang para lang makaabot sa vulcanizing shaft. Meron naman dyan sa unahan. Sa ngayon guys, naka-lockdown tong Ormoc District Hospital na nasa left side ko. Dahil maraming nagka-positive sa COVID. About 8 siguro yung nagka-positive dyan sa loob. Mostly mga health workers. So tayo na guys. Let's proceed. Go, go, go!
sa unahan guys, meron ng vulcanization siya. So hinto tayo dyan para ipakorek tong gulong natin.